consciousness in the diet is rewarded with mental and moral vigor. It also aids in the control of the passions. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong inaabangang topic ngayong hapon pong ito dito po sa ating pong programa. At ngayon po ay simulan natin ang ating pong programa sa isa pong panalangin. Amang Banal, maraming maraming salamat po sa araw pong ito. Sa lahat po ng biyaya, sa inyong pagmamahal at higit po sa lahat, sa walong utos ng pangkalusugan na ibinigay niyo po sa sangkatauhan. Dalangin po namin, Ama, na ibigay niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon, ang kalakasan at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mapanagumpayan po namin, Ama, ang amin pong mga kagustuhan na kumain lamang po kung ano po ang aming naisin. Dakila pong Diyos, dalangin po namin, nagabayan niyo po kami hanggang matapos po ang programa po ng Kaalamang Pangkalusugan at ibigay niyo po sa amin, Ama, ang karunungan at katapangan na magapi po namin, Panginoon, ang kasamaan at gayon din po ang pagkakaroon po, Panginoon, ng hindi maayos na pagkain sa amin pong hapagkainan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa hapon pong ito, mga kaibigan, ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa eat good food. So, Doc, pag sinabi natin eat good food, eh, choice yan. Mm-hmm. Kasi ang problema ay kung sinasabi mong good, pero ang alam mo, yung hindi good ay good. At yun namang good, ang alam mo, hindi good. So, ito yung tinatawag na kailangan talaga ng kaalaman. Kasi hindi naman lahat ay merong wisdom na pinagkalooban ng Panginoon ng advanced na information tungkol dito sa kung paano i-prequalify natin yung between good and bad. So the moment na ito'y nagre-require ng katalinuhan, decision, wisdom, ay talagang kailangan natin ng pagiging bukas na kaisipan. Kaya kapag pinag-usapan natin itong pagpipigil, dapat alam mo kung ano yung bagay na pagpipigilan mo. At alam mo rin yung bagay na okay sa'yo. Yes. So ito yung napakagandang pag-usapan kasi alam naman natin na kaya nga sa Adventism 252, ang sabi doon, our diet or our decision has something to do with our health. Mm-hmm. Kaya nga sabi doon, our diet has something to do with our mind and in our disposition. So kung mali yung kinakain mo, yung pagpipigil mo, hindi mo kakayanin. Mm-hmm. Dahil mayroong mga situations na nasisira yung frontal lobe ng tao. For example na lang, MSG. Mm-hmm. Pag kumain ka ng MSG, brain ang tinatamaan nito. Yes. O yung tinatawag na frontal. Mm-hmm. Katulad ng sigarilyo. So ang point natin dito, pagka nasira yung area na yun, kahit gusto mo pigilan ang sarili mo sa isang bagay na alam mo na hindi makakabuti sa iyo, nasira na yung pinaka-part ng utak ng tao na siyang ginagamit para magkaroon ka ng kapangyarihan para hindi mo kainin itong pagkain na ito. Mm-hmm. Alam mo, Doc, ang ganda nung sinabi mo, yung pagpipigil at yung kanina pong ibinahagi natin sa atin pong introduction, mga kaibigan, abstemiousness in diet is rewarded with mental and moral vigor. Ibig sabihin, hindi lang talaga sa moral natin, sa karakter natin apektado, kundi pati yung ating pag-iisip katulad ng binanggit ni Doc. And also, Doc, itong tinatawag natin na regarding dun sa passion na nakokontrol din pala ng pagpipigil natin sa atin pong kinakain o sa kahit anong bagay, yung atin pong mga passion, yung mga nais natin. Di ba, yeah, Doc? Mm-hmm. Kasi ang katawan natin, siyempre, katulad for example na lang, kung sa area ng exercise, pag pala ang katawan mo ay, ang iminub mo ngayong araw na ito ay bicep or tricep, kinabukasan, dapat ipahinga mo para hindi naman siya maabuso. The same thing din naman sa pagkain. 5 oras yung pagitan. Eh, merienda. Eh, sinunod mo. Hindi mo binigyan ng time na magpahinga. Inaabuso mo yung digestive system mo. Sa kalalakihan naman, it takes 3 to 5 days bago mag-recuperate yung pangailangan ng katawan. And then ginamit mo dahil naging parang nakahiligan mo, ang nangyayari nito, inaabuso mo yung sariling katawan mo. Mm-hmm. Kaya kailangan talaga, alam nila kung ano yung consequence nito, kung ano yung maging result sa katawan ng tao. Mm-hmm. And in that way, kung alam mo na yung tinatawag na
part mo, alam mo na yung hangganan mo. So in that way, alam mo na na isasacrifice mo ang isang bagay na alam mong hindi maganda sa katawan mo at papalitan yung tinatawag na magandang pakiramdam sa hindi magandang mararamdaman. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, binanggit ni Doc itong mga mabibigat na salita. Consequence. Pagpipigil, mga kaibigan, itanong po natin sa atin pong sarili, meron ba akong pagpipigil? Meron ba akong kalinawagan, di ba, sa atin pong pag-iisip? Kung conscious pa ba tayo doon sa mga consequences na maaaring mangyari sa atin pong katawan? Katulad po nung pinag-usapan natin last week, di ba, sa atin pong mga manonood and sa kay Doc, no? And syempre, hindi natin kakalimutan itong tinatawag natin na tip naman sa atin pong mga kaibigan. Alam ko po ay inaabangan niyo po yan every Saturday. Kaya Doc, ano ba itong tip natin ngayon? Itong maganda ito, yung binanggit ko na ito, di ba? Yung yes. Sa mga may kidney, yung buhok ng mais, kaya lang. Siyempre, alam din natin, dapat din natin malaman ano yung magandang mais at ano yung hindi magandang mais. Mm-hmm. Pagdating sa mais o corn, dapat talaga hindi yung, kung tawagin ni denatured, o adulterated, or genetic, yes. Or GMO, modified. Kasi pag pinakailaman ng tao yung yarina na produkto, parang nakikita ko dito na talagang ito yung tuwira na hinihiya mo yung nagbigay mismo nung pagkain ito. So, ganun na nangyari ngayon dahil marami ngayon kung tawagin nga ay genetically modified na corn na hindi kasama rito yung GMO. Mm-hmm. Ang ipinasabi ko dito yung non-GMO, yeah. Na mais na buhok. Mm-hmm. Ilagayan at ang sabaw niyan, malaking tulong para makalinis ng lalo na yung may mga problema sa kidney at yung mga tumataas ang blood sugar at nakapagpapababa din ito ng inflammation dahil meron siyang mayayaman sa bahagi ng protina, ng vitamins and minerals and so on, fiber, na merong beneficyo. Itong tinatawag na non-GMO corn. Yan, thank you so much. Nung araw, ang dami niyan eh. Nung araw, usong-uso pa yung pag iniho mo, tinatanggal-tanggal mo yung butil-butil niya. Eh. Kaya ang sarap tapos yes. Ginagawang binatog. Naalala ko tuloy yung rola. Ngayon, wala na, makatas na siya eh. Mm-hmm. Lalo na yung kulay dilaw. Mm-hmm. Hindi na pwedeng mangyari yun. Kaya sana naman, ma-preserve natin yung sariling atin. Yes, thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, no, ito pong buhok ng mais or tinatawag natin na corn silk ay talagang pampaihi. Yung sinasabi ni Doc na talagang pampalinis, makakatulong siya para mailabas natin yung mga toxin, yung mga waste products natin sa atin pong katawan. Especially kung mga nakakakain tayo ng mga processed foods or yung mga hindi talaga maganda sa atin pong katawan. And also, sa atin pong mga manonood, ay pwede nyo pong i-take note na ito palang buhok ng mais, Doc, ay napakaganda po sa ating mga bladder infection. Kung meron tayong mga infection sa atin pong pinakanilalagyan po ng ihi. Ano pa? Yung pinakapanglinis po doon sa ating iba't ibang parte ng ating pong katawan. Katulad, Doc, ng prostate. Diba? Yung ibang mga nagkakaroon ng problema sa prostate, especially sa ating pong mga kalalakihan. Yung mga umiihi, naku, Doc, kapag kunyari na sa ating pong mga manonood, naranasan niyo na po ba yun? Yung biglang naihi kayo o kaya habang natutulog, ang himbing ng tulog yun tapos naihi kayo. May it be bata man yan o kaya nagkaroon na ng edad, di ba? Kung tayo po ay biglang naiihi, ayan, makakatulong po sa atin ang buhok po ng mais. And also... Hindi, ang tawag doon, incontinent. Ayan. Naku, Doc, totoo din yun, no? Sa ating pong mga manonood, ayan. Pagkagayon, ibang usapan na po ibang yun. Usapan yes, na yan. Ibig sabihin ito, kumonsulta na rin kayo. Yes. Sa ating mga... Espesyalista tungkol dyan. Mm-hmm. Para naman kahit paano, ay malaman ninyo kung ano talaga yung kalagayan ng inyong katawan. But anyway, di ba pinag-usapan natin dito yung buhok ng mais. Mm-hmm. Pero subukan po ninyo, nung araw pa, mga bata pa lang kami, na kung gusto ninyong gumanda yung pakaramdam ninyo, di ba yung mais, tinatanggal lang yung unang portion ng balat. Mm-hmm. Tapos, kinakat lang yung dulo, ilalaga na kasama balat. Ganun ang pagluto namin, Doc. Yan, yung pag niluto mo yan, yung mismo sabaw na yun, iyon na yun. Oo nga, Doc. And yung pinakamasarap na sustansya ng mais, actually, nandun na rin sa sabaw. Mm-mm. Mas less na yung laman. Yes. Parang saging na saba. Mm-mm. Pag nilaga mo kasama yung balat, yung sabaw nun, ininom mo. Mm-mm. Actually, na-concentrate na dun yung nutrients na kailangan mo. Kaya itinuturo ko to dun sa mga 1 hour bago matulog o 2 hours before bed, uminom ng nilagang
saging na saba na may balat, mm-hmm, at yung sabaw nun, pampahimbing, pampasarap ng tulog. Ayun. At habang natutulog ka, nakangiti ka. Totoo daw. Kasi nakapagpapasaya, merong happy hormone ang sabaw ng saging. Amen! Naku, natural na natural yun, Dok, no? Eh, masaya ka na bago ka matulog, mga kaibigan. Nakatulong talaga, oo. Yes. And hindi ito yung kape, ha? Hindi ito yung mga kung ano, mga tinitimpla natin. Oo, yung nabibili na, nang ready to go na. Mm-hmm. Totoo po. And sa ating pong mga manonood, kanina nabanggit ni Doc na pampababa po ng blood pressure, ito pong buhok ng mais, which is very true. And also, kung kayo po ay merong pong problema or condition po sa puso katulad po ng congestive heart failure, kung merong kayong high blood talaga, and also fatigue and high cholesterol level, makakatulong po yan para maibsan po kung ano man po yung mga condition nyo sa inyo po katawan. Yes. We are not actually guaranteeing that everything's gonna be okay. Mm-hmm. But this is something to remind you that by just using these kinds of material, we'll give you some sort of quality type of prevention. Mm-hmm. Not only to prevent, but also to get those kinds of nourishment and nutrients that creates those kinds of benefit mm-hmm within the system itself. Thank you so much, Doc. And sa ating pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nasa page 126, paragraph 4 ng Councils on Diet and Foods. Those foods should be chosen that best supply the elements needed for building up the body. In this choice, appetite is not a safe guide. Let me repeat that. In this choice, appetite is not a safe guide. Through wrong habits of eating, the appetite has become perverted. Often, it demands food that impairs health and causes weakness instead of strength. We cannot safely be guided by the customs of society. The disease and suffering that everywhere prevail are largely due to popular errors in regard to diet. Kaya alam mo, Dok, no, napakaganda talaga na may choice tayo, katulad yung sinabi mo eh. Kasi ang topic natin, eat good food, and it is our personal choice. Choice talaga natin kasi yun. Kasi ang sabi doon, yung ang panlasa natin, eh, hindi pwedeng asahan natin para makasiguro tayo na safe yung kinakain magiging natin, kalagayan natin. Mm-hmm. For example lang, siyempre, nung nasa Amerika ako, siyempre, kumakain talaga ako ng French fries. Mm-hmm. Kaya naman, nagkaisip ako nung nalaman ko lahat ito, kaya pala malinamnam ito. Kasi binababad pala ito sa taba. Mm-hmm. Nandun na mismo dun sa, kaya nabibili ito, nakasupot na. Mm-hmm. Kaya mas maganda yung chap-chapa. Mm-hmm. Kasi ang masama nito, ang ginagamit ay yung pang tinatawag ng mga lard. Mm-hmm. Na katulad na nilalagay sa tinapay. Maraming mga Muslim at Seventh-day Adventist, yung kumpaka minsan, ay akala nila basta binili mo yung tinapay, eh okay yan. Sasabihin mo, hindi ka nga kumakain ng baboy, nandun naman sa tinapay yung lard. Kaya ang ginawa ko, itong French fries na ito, total ngayon, matuturuan ko sila. Mm-hmm. Bumila sila ng air fry. Mm-hmm. Air fryer. Air fryer. Ilagay nila doon yung chop na naka-chop na potato para from scratch. Mm-hmm. And then pag malambot na at medyo okay-okay na siya, pahira na lang ng olive oil. Mm-hmm. Brasin. Apo. At pagka-brush, ang ginagawa namin, nilalagyan ko ng Himalayan salt. Ayun, ang masarap. At palabasa, kailangan ma-stimulate din yung blood mo. Mm-hmm. Siyempre, ang kayo naman, pag kinain mo ng solo mo, mahapdi sa sikmura. Opo. Pangalawa, hindi rin maganda yung lasa niya. Mm-hmm. Ginagawa namin, nilalagyan namin to ng konting kayin. Mm-hmm. Kasi ang kayin, maganda sa blood pressure. Yes. At maganda rin sa circulation. At napakaganda rin tinatawag na pang-stimulate din po ng appetite. Kasi mm-hmm kailangan din ma-stimulate ang appetite para lumuwas yung enzymes. Mm-hmm. Yung enzymes po na yun, yun na magsisegregate. Yung tinatawag na separation po ng nutrients na yun. So, kailangan din naman yun. Mm-hmm. So, inaalog namin yan. At pag kinain mo, walang pagkakaiba. Yun. Ganun din ang lasa. Amen. Pero inutakan ko siya. Totoo din. Dok, so, ang ano? Point dito, kailangan utakan mo rin. Mm-hmm. Kung mo ba nasarapan ka sa ganun luto, eh, gusto mo rin namang hindi ma-deprive yung paborito mo na potatas. Oo. O, hindi gumawa ka ng paraan. Yes. Yeah. Ayan. Hindi kailangan nating, kailangan lang, mga misis talaga, maging matalino naman kayo. Mm-hmm. Kaya nga nung mga nakarangin na episode natin, talaga naman talagang ang pag-misis mm-hmm ay hindi alam ang tungkol sa mga ganito. Mm-hmm. Sila yung nagiging instrumento para umiksi yung buhay ng pamilya nila, asawa nila. Mm-hmm. Kaya maraming nababalong misis eh. Mm-hmm. At yun sa nakakalungkot. Eh siyempre, malalakas kumain ng kalalakihan. Eh siyempre, pag mali yung pinakain mo, paano na? Mm-hmm. At marami namang mga estudyante na mga anak nila ang nabobobo. Mm-hmm. Kasi
pinapakain nila ng mga matatamis na hindi naman dapat ipakain sa mga anak nila. Dapat higpitan ng mga bata dahil hindi nila alam kung ano yung mabuti at masama. Don't you know that for the first 12 years ng bata, hindi pa develop ang kanilang brain. Nakadepende ito sa magulang. Okay. Kaya binibitabi ni ng ating propetisa, Ellen G. White, the parents should be the mind of their children for the first 12 years. Kailan gawin mo lahat yung edukasyon na kailan ibigay mo sa anak mo para kung umabot na sila sa edad na 12, katulad ng ating Panginoong Jesus. Opo. Yung first 12 years niya, talagang tinuruan sila ni Joseph at ni Maria. So, ganun din naman ng mga ina. Talagang ang dapat nasusunod, eh ang nangyaring alam mo na nga yung cellphone na masama sa anak mo eh. Na yung mata nila, hindi pa develop yung nerve ng mata nila. Anong gagawin ng nanay para lang hindi makulitan? Ibibigay yung cellphone nila. Para tumahimik. At ang bata, tuturuan na maglaro ng cellphone. And then, pag nagkasakit yung bata, lumaboy yung mata, dumilat yung mata, dadalhin sa doktor. Resetahan. Pero ang tanong, ang problema yung ina. Kaya itong mga nanay, talagang malaking gawain nito eh. Kailangan talaga turuan talaga natin ng mga misis. Opo. Yes. It's time. Yes. Thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, no, ang napakaganda po no na talagang maging mindful po tayo, lalo na sa atin pong mga nagbabalak na magpakasal. Naku, usong-uso yan, Doc, di ba? Talagang ang daming mga nagpe-prepare talaga na magpakasal. Actually, ito nga sana yung gusto kong sabihin nung last Sunday, na ang counseling dapat turuan ng mga misis, yung mga bagong mag-aasawa, na pakainin ng healthy diet ang kanilang mapapangsawa. At para yung magiging anak nila ay magiging healthy din yung magiging pamilya. Yun, napakaganda, Doc, di ba? Napakasimple, mga kaibigan. Pero talaga nga naman, kung ito po talaga ay tumama sa inyong puso at sa isipan, ay gagawin nyo na po yan, hindi po bukas, kundi ngayon. Di ba ang sabi? Dapat pala sa ating organization, gumawa tayo ng health department na lahat ng mag-aasawa, pag walang certificate nila, eh hindi po pwedeng aproban yung kasal nila. Ayun. At ang certificate nyo, katibayan na naka-attend na sila ng tinatawag na counseling pagdating dito sa responsibilidad ng babae katungkulan sa kanilang mga asawa. Parang that way, maging blessing ang bawat pamilya. Amen. Oo nga. Yung counsel na, for example, kaka-counsel na pagkayo magmahalan, eh paano kung may sakit na yung may high blood na takaya na sa puso? Pagmamahal ba yan? Hindi, Doc. Ang pagmamahal hindi yung halikan lang, hindi yung how are you, I love you. Ang pagmamahal, ingatan mo ang kalusugan ng mister mo. Pahabain mo yung buhay. At ang mister naman, para humaba ang buhay ng misis niya, kailan mamili siya ng tinatawag na saganang amount ng mga prutas at gulay. Amen. Kailangan entrega. At kailangan ispecify niya ang perang ito ay gagamitin mo para ibili ng papaya, ng sitaw, ng bataw, ng patane, okra, talbos ng kamote, bahay kubo kahit munti, at lahat ng sariwang prutas. Amen. Iyan ang dapat na i-entrega. Amen. Ng mga mister sa mga misis nila. Yun. Ang ganda, Doc, no? Parang ang sarap na pong magpakasal, ano po, mga kaibigan. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic natin ay tungkol lamang po, mga kaibigan, sa eat good food. Kaya mga kaibigan, ituloy natin. Paano ka naman makakain ng good food? Oh, Doc. You need, in order for you to get good food, you need to have a sufficient or decent amount of money in order to support your wife. Yes. As a husband, it is your responsibility to make what you call it a very strong determination na maging a provider ka. Amen. I-provide mo yung sapat na amount ng pera sa misis mo para mabili niya yung decenting pagkain. Yes. Kaya ang pag-aasawa, kailangan both. Tuturuan mong misis mo na ang bibilin lang na pagkain ay para makakalusog sa pamilya. Pero kailangan naman ng misis mo ng decente at tinatawag na sapat na tinatawag na, kung tawagin nga natin eh, pera. Ayun. Thank you so much, Doc. It takes both. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, mga kaibigan, alam niyo po, nakasulat po sa page 116 ng Testimonies for the Church, Volume 1, only when we are intelligent in regard to the principles of healthful living can we be fully aroused to see the evils resulting from improper diet. Those who, after seeing their mistakes, have courage to change their habits, will find that the reformatory process requires a struggle and much perseverance. But when correct tastes are once formed, they will realize that the use of the food which they formerly regarded as harmless was slowly but surely laying the foundation for dyspepsia and other diseases. Eh di malinaw na malinaw, Doc.
na talagang kung hindi talaga tayo maalam, no, sa atin pong mga manonood, kung hindi tayo maalam kung paano mag-prepare ng maganda at malusog na pagkain sa atin pong kapagkainan, ay talaga nga namang makikita natin at masusumpungan natin kung paano po unti-unting nagkakasakit ang atin pong mister, misis at mga anak. Kaya pag pinag-usapan natin yung kung ano yung nasa council, eh napakalinaw na binanggit ni Miss White sa 134 ng testimony, volume 7, na ang sabi doon na ang dapat daw kakainin ng natin ngayon, na binanggit din niya ito sa 135, ay yung tinatawag na mga fruits in a natural state. Mm-hmm. Yun yung binanggit doon, more on natural state. Mm-hmm. Yung sabihin niya, kumbaga sa saging, huwag mo nang, huwag ka na mag-isip pa. Huwag mo nang birituhin. O, yung tinatawag na abukado natin. Mm-hmm. Mga tataas na, pinag-aralan natin yung abukado, yes. Kung anong klaseng sustansya meron to, grabe ito. Mm-hmm. Ang pinupoint ko, katulad ng durian natin, mm-hmm. Talaga namang napakasustansya. And sabi na, ba't ikaw ako pag kumakain ng durian, nahihablad ako. Mm-hmm. Kaya ko yung nahihablad kasi mahal ang presyo. Ha? Eh, siyempre, lahat naman ng sobra, hindi maganda. Yes. Pero ang point ko dito, alang mahal sa isang tao na alam mo, kaysa invest mo kung saan-saan, mm-hmm. invest mo sa katawan mo. Mm-hmm. Katulad, for example, itong mangustin. Mm-hmm. Ay, paborito ko ito. Dahil nalaman ko, yung buto pala nito, kahit nguyain mo, mm-hmm. meron din palang similar na letrel ito. Mm-hmm. Na ito yung anti-cancer. At napakataas ng antioxidant. Kaya pag bumibili ko, kunyari, 80 pesos o 100 pesos per kilo, ano ba naman yung 100 piso, 80 pesos, 1 kilo. Eh, katawang kutong paglalagyan ko. Mm-hmm. Kaya kailangan natin ng sufficient amount of money in order na may provide natin ito sa mga anak natin na ito. At marami naman tayong local na prutas. Katulad kunyari ng ating mga pinya natin. Katulad ng ating mga guaba. Meron tayong kay Mito ngayon mm-hmm. na talagang sobrang dami niyan at mura lang naman ng halaga. Dahil nasa kapanahunan, mm-hmm. ang pinupoint ko, matuto tayong dumiretso na sa pagkain ng prutas na hindi na kailangan pa nating ipagpalit doon sa mga, alam mo, meron akong alam sa amin sa Bulacan. Mm-hmm. Aanin ng napakaraming papaya at anin ng kaymito. Ibebenta, alam mo, ibibilin? Mm-hmm. Tuyo. Naku. Bibili ng isda. Mm-hmm. Ipinagpapalit nila yung sariwang prutas nila at ibibili ng mga instant noodles. Ibibili ng mga chichirya, mga junk food. Mm-hmm. No, bakit ipagpapalit natin yung sagad galing ito? Mm-hmm. Kaya nung matutunan ko, atang ito palang prutas pala, anti-aging pala ito. Yes. Ito pala yung totoong pampabata. Mm-hmm. Pag kumain ka ng prutas, napakataas po ng ano niya, yung cleansing effect niya. May natural cleansing materials siya. At the same time, yung count ng kanya tinatawag na antioxidant at mga minerals, ang bilis ma-alkaline ng blood. Kaya yung tinatawag na telomere, mm-hmm. sangayon sa pag-aaral, napag-aralan na ngayon ang siyensya, nalimutan ko lang yung doktor na nagbanggit nito. Mm-hmm. Ito pala mga sariwang prutas nito at mga sariwang gulay nito, nalalaman pala sa isang tao kung mahaba ang buhay mo o maiksi yung buhay mo. At na nagpapaganda pala ng telomere o nagpapahaba ng tinatawag na DNA ng tao o nagpapaganda ng DNA ng tao, ay yung tinatawag na pagkain ng fruits, nuts, grains, and vegetables, lalo yung prutas at gulay. Amen! Napakaganda ng dok, no? Yeah. Nalalaman pala na maiksi ng buhay ng tao pag matanda yung itsura mo, sangayon doon sa edad mo. Mm. Kunyari, edad 40 ka lang, mukhang 60 na. Oh. Ay, ibig sabihin, konti na lang itatagal mo sa mundo. Mm-hmm. Dito pala yung manifestations nito, kaya remember, binabanggat natin yan mga nakaraan, kasi pinag-usapan natin dito pagkain. Yes. Pinag-usapan natin between good or bad. Mm-hmm. Eh dapat natin malaman muna, unang-una, kahit sabihin mo, matindi na labanan yan, we are talking about survival of the fittest. Apo. You know why? Mm. Kasi kahit alam mo yung mabuti, pero hindi mo alam yung non-GMO at GMO, yung huli ka. Oo. Doon ka naman lago? Doon tayo madadali. Mm-hmm. Kasi maraming GMO ngayon. Yes, ayan. Thank you so much, Doc, sa daming tips no, sa ating pong mga manonood. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, suggested topic or mga comments po at prayer request, ay isenyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan or i-commento nyo po dyan po sa atin pong comment section or send it dun po sa mga numero po na magpa-flash po sa inyo pong screen. Ito naman, Doc, no, nagulat ako kasi sa page 132 sa atin pong mga manonood, page 132 paragraph 5 naman po sa Councils on Diet and Foods, nakasulat po dyan, some do not exercise
exercise control over their appetites, but indulge taste at the expense of health. As the result, the brain is clouded, their thoughts are sluggish, and they fail to accomplish what they might if they were self-denying and abstemious. This robs God of the physical and mental strength which might be devoted to His service if temperance were observed in all things. So, ibig sabihin talagang kailangan talaga ng pagpipigil, Dok, no, sa ating pong mga manonood. Kasi kung wala tayong pagpipigil, naku mga kaibigan, baka lahat po talaga tayo ay nasa ospital na dahil ang sarap kumain ng Pinoy, di ba, Dok? Namamana ang pagkain actually, ng mga magulang. Kung titingnan natin yung overeating, ito yung nagre-require ng pagpipigil. O kaya naman, yung mga pagkain na appetizing, na mga hindi naman natural, siyempre kailangan pigilan mo yung sarili mo dahil very inviting. So, ang pinopoint ko lang dito, ang Panginoon, naglagay siya ng tinatawag na, kumbaga sa ano yung bang sariling, alam mo na kung busog ka na, alam mo na kung nasusuka ka na, alam mo na kung uta ka na, which is very good, gift ng God yan. Alam mo na, pansin ko, pag kumain ka ng mga natural, pag kumain ako ng papayo, isang bowl na ganun. Pag naubos ko, parang kahit pakainin mo pa ako ng papaya, ayoko na eh. Yung mangga, pag nakatatlong slice ako, hanggang apat na slice, feeling ko agad enough na eh. Kasi nakuha ng katawan mo, ng dugo mo, yung sapat para sa katawan mo. Hindi katulad, for example, kumain ka ng kanin, eh kunyari, merong paborito kang ulam. Yung kanin na yan, pag naubos mo, sasabihin pa ng brain mo, I need some more, I need some more. Kasi they are not getting anything out of it. And the reasons why your brain keeps on sending that kind of, what you call it, information or message, particularly to for you to know that you are not getting anything from it, especially doon sa kanin na kinakain mo, kaya na-overeat ka. Totoo, Dok, no? And speaking of overeating, no, sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba that there are hidden dangers? For sure, si Dok, alam na natin to, Dok, eh. But for the sake of our viewers and for those first-time viewers po ng Kaalamang Pangkalusugan, we would like to share to you the hidden dangers of ultra-processed foods. Hindi lang basta processed foods pala, ultra Dok. Pa. Ultra processed foods, parang may kakaibang kapangyarihan talaga ito. Parang mega, ha? Yes. Okay. So sabi dito, dietitians and food industry professionals alike warn that it's not about replacing one junk food with another seemingly better one. Bakit po kaya? Alamin natin. Don't be swayed by labels on ready-to-eat convenience foods like chips and cookies that red, natural, or organic. You're still likely to find unrecognizable words among the ingredients. It's not always that much different. The so-called cleaner versions. Sino po nagsabi niyan? Si David Forstner, a food product development consultant. So, ibig sabihin pala, Dok, even the dietitians, alam talaga nila na kahit na, nakikita natin sa label na parang sinasabi doon na natural or organic, minsan kasi talaga nadadaya po tayo sa ganun, mga kaibigan. Kunyari, may chips nga, organic nga, natural nga. Pero, kung may mga words doon na mga hindi ko talaga naintindihan, Dok, bakit ko pa bibilin? Diba? Yun nga yung point eh. Simple lang naman yung pangalan na kinakain mo. Bakit napakaraming nasa 30 kinds of ingredients? Yes, totoo, Dok. Diba? Kunyari, potato lang yan. Patatas lang naman pala. Bakit may kasamang kung ano-anong itin? Kung Napakaraming kung ano-ano yun. Hindi mo naman alam. Opo. Kaya pangalawa, napakataas ng ano ng sodium. Isa pa yan, yes. Sodium, which is, pwede po kayo magkaroon ng high blood pressure. Kaya maraming inaatake sa puso eh. Siyempre, kahit paano, kakain na lang kasi nakalagay natural, lalagay pa ng GMO. Pero ang tanong, bakit ang daming ingredients sa likod? Totoo, Dok. And another thing din po, no, sa atin pong mga manonood, according to Michael Sigmundson, another food and beverage product developer and consultant, even buzzwords like plant-based, nako, ayan po, plant-based don't mean it's as healthy as a whole food. Siyempre, di ba, Dok, ang kailangan talaga ng whole food. Yan ang ginagamit nilang cover eh. They are just hiding it with the words natural. And they call it plant-based. Yes. But in reality, the way they process it, they actually deceive lots of people. Yes, and all this stuff they've got in plant-based protein would still fall under ultra-processed food. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan, hindi lang basta processed kasi usong-uso na po yung mga super, mega, kung ano-ano pang mga ultra-processed
processed food na yan? Talaga nga namang the ideal choice, mga kaibigan, is whole, unprocessed, or minimally processed food. Or kung talagang ano, kung gusto niyo talaga maging strict and you want to change your diet and your lifestyle, you have to focus on whole food and unprocessed, yung talagang natural. And to be honest, when you are living in the city, especially United States, syempre most people there in United States, they are actually residing in the apartments, condominium, and so on. And they don't have any kind of place to plant their own. Mm-hmm. Kaya they rely upon the, what you call it, the modern environment. Yes. And they'll just go to grocery and find food for them. But when you are looking for something quality, looking for something natural, medyo mahirap, lalo na pagka-busy ka. Mm-hmm. Malibang pupunta ka rin sa departamento o lugar ng mga prutas. Sa Amerika kasi ganun eh, sa whole food store. Yes. Pupunta kami rin sa mga prutasan at gulayan. Mm-hmm. Pero kung nakatira ka sa probinsya, may sagingan ka, may papaya ka, may pinya ka, at marami kang tanim na gulay sa iyong likod bahay, kailangan pa bang isipin ko ano ingredients ng papaya na bibiyakin mo? Kompleto na yun eh, tapos na yun eh, katulad saging. Yes. Ano ba yung saging? Kaya ako natutuwa dito. Bakit, Dok? Kaya pala ito, kahit saan mo itanim, tumutubo, at kutha na lang na nagbibini, at walang pinipiling buwan ang saging. Amen. Kaya para matanggal yung tinatawag na pag-negative ng mga tao, pag pala ang prutas ay whole round, you can eat it every day. Amen. Eh, saan tayo? Sa China, sa ano ba? Sa Russia ba? May saging. Wala, Dok. Sa Europa ba? May saging. Wala. Sa Amerika ba? May saging. Wala din. Eh, saan maraming saging? Pilipinas. Kaya, bit ako doon titira. Okay. Eh, gumagamit ako nito. Mm-hmm. Depende ako doon sa mga GMO na hindi ko nga alam kung anong epekto sa katawan ko. Mm-hmm. Samantalang magtanim ka ng saging dito, yun yung mga sagingan ko. Mm. Kahit paano, natitiran pa rin ako. Mm. Pero doon ko nakikita na talagang blessing pa rin dito. Bakit? Araw-araw makakakuha ka ng saging sa tabing daan. Amen. Eh sa Amerika wala ka nang makukuha ng saging sa tabing daan eh. Mm-hmm. Eh dito, punta ka na Antipolo, ang dami natitinda ng saging dyan eh. Kahit meron ko lang 100 piso, makakakain ka na eh. Mm-hmm. Ng saging at kamote, kung ano man yung gusto mo. Kaya the best pa rin ng Philippines. Amen. Thank you so much. Kaya kayo mga taga-Amerika, na mga Pilipino, huwag niyong iwanan ang sariling atin. Nandito ang tinatawag na kayamanan. Meron tayong klema na whole year round, ang lahat-lahat ng pananim, kasama ang prutas at gulay. Amen. Thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba that there is an article published December 2017? Scientific reports research has shown that students are able to learn better when they're well-nourished and eating healthy meals has been linked to higher grades, better memory and alertness, and faster information processing. Kaya alam niyo po mga kaibigan, nakakatuwa po talagang isipin na kahit po talaga yung mga simpleng bagay na pinapakain natin sa ating pong mga chikiting ay talaga nga naman pong iba po ang epekto sa kanila pong brain. Talagang tatalino nga naman, ano, Dok? Yeah. Katulad nga ng mga pagkain ng prutas, eh actually merong mga material ito na nakakatulong para lalong maging malinaw ang ating kaisipan. Mm-hmm. For example, di ba diniscuss natin yung phenylalanine? Yes. Na itong essential amino acid na hindi pinuproduce ng katawan, na pag ang brain natin ay nakulang tungkol dito, ay nagiging mabagal, nagiging mapurol yung ating pangunawa at pag-a-analyze ng mga bagay na dapat nating naiintindihan. Mm-hmm. And that is one of the benefit of eating natural. Mm-hmm. Thank you so much, Doc. At saka alam niyo po sa ating pong mga manonood, alam niyo po ba that there is another article, The Importance of Eating Healthy for Students, and that is according to Options for Youth. Ibig sabihin, Doc, may option pala talaga ang mga kabataan and even our parents, may option po tayo katulad ng sinasabi ni Doc kanina. Ano pong nakalagay sa article, mga kaibigan? Sabi po dyan, eat the rainbow. Ano kaya to, Doc? Eat the rainbow. Ibig sabihin, mga kaibigan, it is a phrase that many nutritionists use to help remind people to incorporate more fruits and veggies or vegetables in their diet. Naturally colorful foods like blueberries and red bell peppers contain antioxidants, vitamins, fiber, and many other nutrients that support healthy growth and help prevent problems such as obesity, dental cavities, iron deficiency, and osteoporosis. Kaya alam mo, Dok,
talaga nga namang ang daming mga madami akong mga kabataan na nakikita talaga na malnourished, payat, matamlay, pale, talagang maputla sila kasi kulang talaga sa alam mo yung berries? Maraming iba't ibang berries eh. Merong blueberries. Mm-hmm. Merong blackberries. Mm-hmm. Merong tinatawag na red. Yes, yung red berries, yung mga raspberries natin. Yeah. So, kung i-research natin sa internet, itong mga berries na ito, nandito pala yung tinatawag na napakataas ang tinatawag na vitamins and antioxidant. Mm-hmm. Kaya marami na ngayon sa may mga ganitong uri ng karamdaman, especially cancer, ay nakakatulong para labanan itong ganitong uri ng sakit. Mm-hmm. Kaya pag pinag-usapan natin itong mga rainbows na ito, na iba't ibang mga kulay na ito, mm-hmm. ito talaga yung magbibigay ng tinatawag na rainbow sa ating kalusugan. Mm-hmm. Na magkakaroon ng kulay yes. ang ating buhay. Gusto ko yun, Dok. Magkakaroon ng kulay ang ating buhay, especially po sa ating pong mga magulang o sa ating pong mga couples out there who plan na magkaroon po talaga ng kanila pong pamilya, di ba? While waiting for our Lord Jesus Christ. So, it was purposely designed by God that human beings should partake or eat those kinds of natural mm-hmm. material created by our Creator. Yes. Kaya if you remember in the book Testimony, Volume 7, 135, if I'm not mistaken, it says in there that the food that God's prepared, who wants to reach the sinless state, mm-hmm. ayun daw na pagkain na ibinigay kay Adam and Eve. Kaya kung babalikan natin yung original diet sa Genesis 1:29, tinapos ng Panginoon ang tinatawag na kabuuan na i-repopulate o pararamihin ng tao sa buong sanlibutan na ang kakainin nila na bilang sample ay ang pinanggalingan ng tao, si Eva at Adan. Kaya kung titingnan natin, kahit man sila'y nahulog sa kasalanan, lagi kong binabanggit ito, pero inakap nila yung pagkain, hindi nila pinakailaman ang lahat ng pagkain doon sa kanilang kapaligiran. Mm-hmm. Kasama na doon yung mga ilog at karagatan. Mm-hmm. Wala silang ginalaw, kundi ang kinain lang nila ay yung binabanggit doon sa pagkain na pinanggagalingan ng binhi, yung mayroong buto. Mm-hmm. Kaya ang tanong nga natin dito, pag kumain ka ba ng sardinas, may buto ba yan? May itatanim mo ba yan? Hindi, Duk. Yung karne norte, may itatanim mo? Hindi rin. O, di walang buto yan. Kaya so, ibig sabihin, reject yan. Hindi yan talaga yung design. Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, tandaan niyo po, New Start, the 8th Laws of Health. At saka, Doc, di ba sa langit, hindi na tayo dun magluluto. Pipitas na lang tayo, kakain na lang tayo, magtatanim tayo. Yun na nga eh. Hindi ba sabi dun, dito pa lang sa lupa, papraktisin mo na. Yes. Pinapraktis na nga rin natin yung pagiging maawain. Mm. Pinapraktis natin yung mapagpahinuhod. Yes. Pinapraktis natin dito yung mapagpatawad. Mm-hmm. Slow to anger. Yes. Yung tinatawag na weakness. Yes. To make it short. Mm-mm. Pinapraktis natin dito. Hindi sa langit natin papraktisin yan. Dito pa lang, i-overcome na yan. Tama. Ngayon, nasabihin mo, kakain ako ng maraming manok dito at kakain ako ng maraming isda dito dahil sa langit na lang, doon na lang ako magpapraktis. Hindi ganun. Ay nako, mukha yata ang tagili dito. Totoo, Dok. Kaya sa atin pong mga mananood, alam niyo po, ibabahagi po namin sa inyo yung mga benepisyo. Kasi sa atin po, di ba, nahihirapan ang mga magulang natin, Dok, na pakainin ng iba't ibang klaseng makukulay na pagkain, prutas at gulay man yan sa atin pong mga chikiting. Kaya mga kaibigan, ibabahagi po namin sa inyo kung ano ba yung mga nutrisyon na maibibigay po nitong mga kulay pula na mga pagkain, Dok. Yeah, go ahead. Ayan. Ako, so, alam mo yung mga pulang yan, talagang alam mo, may pakuha na kulay pula, pero walang buto. Opa, totoo diba, yun, Dok. Tagilid dito. Mm-hmm. Kailangan may buto. Yes. Kailangan may buto. Mm-hmm. Lahat ng natural po, mga kaibigan, lahat ng galing sa Panginoon, may buto. Pag pinakailaman na ng tao, sabi nga, sinasabi nga ni Dok, hindi yan ginawa ng Panginoon. Ikaw ba, for example, inimbita mo ako sa tahanan mo, Dok, pwede bang dito ka na magtanghalian? Mm. Pagdating ko doon sa pagkainan, pinakailaman ko lahat yung inihanda mo, binago ko. Ano mararamdaman mo? Masasaktan ako, Dok. Tapos na eh. Bakit kailangan mo pang pakialaman? Mm-mm. Katulad, for example, itong mga nangyayari ngayon. May buto na, tatanggalan mo pa ng buto. Oo. Tapos gagawin mo ang GMO, genetic engineered food. Kaya nga engineered, in-engineer eh. Mm-mm. Sino nag-engineer? Ang God ba? Hindi. Tapos na eh. Mm-mm. Kunyari, papaya.
eh yari na naman yung papayan, dali naman tumubo. Sasabihin lang, mahirap daw tumubo. Hindi naman eh. Mm-hmm. Itusok mo, tutubo ka agad eh. Katulad ng pinya. Mm-hmm. Oh, itusok mo. Ang bilis. Namumunga. Mm-hmm. So, ang point natin dito, we have to consider the, what you call it, yung pagpapakita ng paggalang doon sa naghanda ng pagkain para sa tao. Ayan, salamat Doc. At sa ating pong mga manonood, ito na po, ibibigay na po namin sa inyo ang makukulay, ang bahaghari na mga pagkain po. At ano po ang mga nutrisyon nito? Simulan natin Doc sa mga kulay pula, yung mga red fruits and vegetables natin. Doc, ano ba yung mga benepisyo nito sa ating pong katawan? Go ahead, paliwanag muna. Alam Ayan. Kong excited ka na may paliwanag. Yes, ako, oo, totoo Doc, no? Kasi talagang mahal na mahal ko po ang mga chikiting, ang mga bata, ang mga kabataan. And I want you to Alam eat ba, pag healthy. Valentine's Day? Ano Doc? Bakit? Alam ba kung bakit kulay pula yung puso? At yung mga damit kulay pula? Bakit do? Gusto ko eh kasi lang. Good for the heart. Ay, oo nga. Pagka Valentine's Day, February 14, talagang kitang-kita natin, maraming nakapula. Mm-hmm. Kaya pag nakakita kayo ng kulay pula na prutas, it's good for the heart. Amen. It's good for the skin. Mm-hmm. Kaya malaking benepisyo to. At ang maganda, itong mga pula na prutas, maganda rin pala sa blood pressure. Yes. Kaya yung mga may edad na, lalo na tumataas ang inyong blood pressure, ay kumain kayo ng mapupulang prutas. Mm-mm. At saka alam mo, Doc, kanina sabi mo, di ba, ang ganda nito sa ating pong balat. Dahil meron po siyang, meron talaga siyang, it helps sa cell renewal natin. So parang, kumbaga, anti-aging din doon. Saka ginagamit ko yung mapulang yan. Mm-mm. Saan, Doc? Eh, siyempre, pag ako'y, lalo sa Channel 2, eh, gusto mong mabalagyan ng konting pula yung pisngi mo. Mm-hmm. Para mamula-mula. Para medyo naman may reddish. Mm-hmm. Eh, pwede mo, katulad ko ng sugar beets. Mm-hmm. Pwede mo ano yan, eh, ganun mo. Totoo, Doc. Di ba yung gulay natin yung na berries, sugar beets? Yes. Lalo na itong cherry. Mm-hmm. Eh, mamula-mula rin yan eh. Mm-hmm. Pag kumain ka nga yan, lips mo talaga naman. Mapula. Kaya lang, dama yung ipin mo. Oh, yun lang. Kailangan lang medyo hinay-hinay, opo, ayan. At ito na, nabanggit na ni Doc yung ibang example natin. Doc, ano naman yung makikita natin dito sa Pilipinas? Eh, napakarami naman dito ng mga mapupuli. Mm. Actually, sa Baguio, maraming strawberries. Strawberries, yes. Ayan. Kaya huwag naman ninyong spray ng mga chemical. Mm-mm. Kawawa naman yung mga kakain niya. Tama. Yung cherries. O itong mga watermelon natin dito, talaga namang sagana tayo eh. Yes. Napapansin ko rito, kahit anong buwan yata, meron na tayong pakuan eh. Mm, kasi mainit, Doc eh. Kung inang maganda rito, blessed talaga tayo, katulad ng sweet potato. Mm-hmm. Pero balita ko, ang sweet potato, merong mangilan-ilan din na napasok ng GMO. Mag-iingat lang po tayo. Mm-hmm. Saka yung kamatis natin, huwag yung makapalang balat, yung manipis. Opo. Kasi napasok din yata ng GMO yan. Mm-hmm. Pero napakasustansya ng tomato. Ayun. Talagang saka may anti-cancer properties din, Doc, di ba? Yeah. And also, Doc, no, sa atin din po mga manonood, no, huwag natin kakalimutan na isa po sa mga mapupula natin na gulay ay yung bell pepper. Kaya maganda to sa hininga natin and also sa atin pong immune system. O, Doc, ituloy na natin. Ito namang mga orange and yellow na fruits and vegetables, ano ba nung benepisyo nito sa atin pong katawan? Ay, talagang balita naman yan. Kahit sino yata, alam na yan eh. Yung vitamin C at vitamin A niya. At ang vitamin A naman, eh, alam naman natin, ito ay anti-cancer din. Mm-hmm. Na lalo na yung mga nagtitik ng mga carrots, dahil mataas ang antioxidant material niya, ay napakalaking tulong yan para makasiguro tayo na yung mga joints natin, mga tissues and so on, eyesight, at pampababa din ng cholesterol. Pero ang pinaka-importante ay malaman natin na nakakatulong ito sa cancer. Hindi gamot, nakakatulong. Kaya itong mga bagay na pinag-uusapan natin dito ngayon, ito yung ayaw na malaman ng kaaway. Mm-hmm. Dahil pag nag-juice ka nito, itong ganitong uri ng mga kulay ng prutas, ay talagang takot ang cancer cells dito. Oh, yes. Napupulabog sila. Mm-hmm. Maglalayasan talaga yan. Kasi napakataas ng kanyang mga nutritional, kung tawagin nga natin eh, value. Yun. Gusto ko talaga yung word na yan, Doc. Yung value. Mm-hmm. Pangalawa, maganda rin. Pati yung tissue mo, pati joints mo, pati eyesight mo, pati cholesterol mo. Bababa. Yes. Kung natukso ka man, eh, bumalik ka sa natural at lagi nating isipin na merong bahagi lahat ng mga ganitong uri ng mga pagkain na binigay ng Panginoon. Yes, and ang mga examples po niya ng mga kaibigan, di na po natin, hindi naman po siguro, tawag doon, lingid sa ating pong kaalaman, yung ating pinya, Doc, which is very nutritious. Ay, nako, kung malalaman mo lang yung tungkol sa pinya, eh, magugulat ka. Kaya nga. Alam ba na pag nagpinya ka everyday? Ano, Doc? Lalakas ang panuno mo, mm-hmm. Tataas ang metabolism mo, tataas ang iyong energy level mo. Mm-hmm. At panlaban ito sa ubo-chipon, hindi ka magkaka-flu.
Ayun, amen, di ba? Nako, mga kaibigan, lalo kasi gagamit ako ng mga kung ano-anong inumin dyan. Yes. Alam ba na mayroong bacterial, ano yan? Takot ang bacteria dyan. Naglalabasan dyan yung mga tiwa. Ayun. Sa enzymes ng bromelain. Aba, o di ba? Yung mga tiwa po, mga kaibigan, ito po ay mga uod, yung mga worms yeah. natin. Takot ang mga yan sa pinya. Yes. Kaya nga, kung tawagan namin yun, the best food. Mm-hmm. Kaya ang pinya, hindi ako nawawala niyan. Tanong mo yung kasambahay ko. Mm-hmm. Lagi ako may pinya everyday. Hindi pwedeng wala. Mm-hmm. At yung malunggay naman, na ginagawa ko dyan, kukuha ko na isang kutsarang dahon. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman pwedeng marami. Mm-hmm. Ilalagay ko ito sa blender kasi hindi mo kayang inumin yung malunggay ng yung malunggay ng sariway kasi mm-hmm. talagang sisikmurain ka. Mm-hmm. Iinumin ko yan. Alam ba, pagkainom ko nito, alam mo ang feeling ko? Ano do? Lalaking-lalaki ako. Wow! Alam mo feeling mo, pwede makisig na namang na mag-basketball. Ayun! Kaya pag nagbabasketball ako, dala-dala ko ito. Mm-hmm. Tabi ng mga player, ano po, Dok, yan, baka pwede na. Ay, hindi, akin lang ito. Mag-Diyos kayo kung gusto niyo. Kasi hindi ganun kadali. Mm-hmm. Totoo, Dok, hindi diba? Ganun kadali. Kasi mm-hmm. isang ganun, kulang sa akin yun. Mm-hmm. Eh, karamihan, dala nila, kung ano-ano yung dala-dala nilang inumin. Mga energy drink. Ay, naku po, hindi na uso ngayon yan. Opo. Kung gusto magka-kidney problem, sige. Bahala kayo. Basta tayo, Kaalamang Pangkalusugan. Amen. Dito tayo. Amen. Ayan. Para at pataasin natin, paramihin natin antas ng mga health conscious mm-hmm. ng mga Pilipino. Yes. At yung mga ayaw, bahala na po sila doon. Mm-hmm. At sila na rin mismo ang magsasuffer. Amen. Oo. Totoo yan, Dok, no? Parang napa-amen tuloy ako doon. Parang amen po na sana ay hindi po kayo, yun talagang panalangin namin na sana hindi po kayo magkasakit, no? Sa atin pong mga personal at ang choices. At pineapple, may natural ano rin yan, antibiotic. Mm. Yun ang napakaganda. Kaya sabi nga ni Thomas Edison, di ba? Tandaan mo yun. Mm-hmm. In the last days, sabi din ni the future doctor, during that time, ha? Mm-hmm. Eh, babalik daw po na ang pagkain ang magiging silbing gamot. Yes. So, ibig sabihin, pag kumakain ka ng mga natural, kumain ka na, lumusog ka na, kung may sakit ka, gagaling ka pa. Amen. Yun talaga. Kaya nga, ayaw na ayaw nila itong pag-uusapan niya. Alam mo kung bakit? Kaya nga, sabi ko nga, kaya lang naman dumami ng dumami yung hospital eh, kasi gawa nga nang walang edukasyon ng tao eh. Mm-hmm. Basta alam nila, bentahan lang ng bentahan ng mga junk food. Kaya nga maraming mga ginagamot ang mga dentista. Kasi puro candy yung kinakain ng mga kabataan na nabibili sa dental. Hmm. Magkakaano yan eh. Siyempre kung walang mga junk food, walang candy, eh walang gagamutin ng mga dentist natin. Hmm. O pagdating naman sa sakit ng mga osteoporosis, sakit sa tuhod, hmm. lahat mo na, high blood, lahat ng mga iyan. Eh pag nag-vegetarian yung mga iyan, kukunti na lang yung dadapuan ng karamdaman eh. Amen. Actually, ang dadapuan ng karamdaman, matitigas ang ulo eh. Yes, totoo. Eh, hiyaan na natin silang ma-hospital. At gamitin nila yung pinaghirapan nila at the end ng journey nila. Mm-hmm. Pero ang pinapoint natin dito, hindi pa huli ang lahat. Hindi ganun kadaling sirain ang katawan ng tao. Yes. Basta nagbagong buhay ka, binago mo yung pagkain mo, ibabalik ng Panginoong muli yung kalusugan na nawala sa'yo at hanggang sa maintindihan mo na meron pang katungkulan ka pala sa maraming tao. Yun ang naging part ko. Amen. Nung nawala yung nararamdaman ko, at gumaling yung misis ko, ang naging kapalit nito, eto, Kaalamang Pangkalusugan. Amen, amen, amen. Without experiencing those kinds of things from that time, mm-hmm. I tell you, wala ako rito. Iyon lang po nakita ko na napakahalagang bahagi mm-hmm. na kaya pala tayo binless ng Panginoon, hindi para itago mo sa sarili mo. Yes. Kaya ang mitiin po namin dito, kaya kami naririto, kung nabibless kayo sa napapakinggan ninyo at magtutwice a day kayo, lumusog kayo, eh bakit hindi tayo magtulong-tulong na i-viral natin itong lifestyle na totoo. Amen. Thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, itutuloy-tuloy na po natin, Doc. Pinag-usapan na natin ang red, ang orange, ang yellow fruits and vegetables. Doc, ano naman itong mga green fruits and vegetables sinimula ni Doc sa malunggay? Yeah, malunggay. Doc, ano ba? Ito ay high in vitamins K, B, and E. Good for the skin. Good for yung sa mga muscles natin. Ano pa? Good for the brain sa atin pong mga manonood. Yeah. At nakakatulong po ito sa digestion natin. So napakaganda, Dok, di ba? Ano pang hahanapin mo? All in, yun na talaga. Actually, gumanong ka lang sa internet ngayon eh. Ano mo makukuha dito sa ganitong pagkain? Mm-mm. Nandun na lang. Yes. No questions about it. Mm-hmm. Actually, we are just actually reminding people mm-hmm. that they have the, what you call it, basic rights mm-hmm. to choose between good food and bad food. Yes. But if you remain in that kind of blindness,
then you will reap the result. Yeah. And we are here to remind you and to give you some sort of information that might probably help you to release you from the bondage of disease. We are helping people, we are educating people, telling people that there is a way out, that we could possibly live a life without any kinds of health problem, as long as we are willing to cooperate with the rules of life. Amen. Which is ito yung 8 laws of health. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, mga kaibigan, no, sa pag-aaral po and sa yung continue reading po, talagang nakita ko talaga doon na iba talaga, Doc, yung epekto talaga, no. Everything, lahat po ng mga may kulay na mga pagkain natin na natural po, mga kaibigan, fruits and vegetables, ay talagang may anti-cancer po talaga na mga properties. Kaya kailangan po talaga natin na iwasan po yung mga process na mga, yung kanina pinag-usapan natin, the ultra process na mga pagkain. So ito pa, Doc, blue and purple fruits. O, syempre, simulan ko, Doc, sa talong. Naku po, napakagandang kulay yan. Katulad ng mga blueberries, blackberries, plums, grapes, eggplant, raisins, pomegranate. Alam mo, pomegranate? Nasa Bible yan eh. Yes, Doc. Ginagamit nila David yan. Alam mo kung saan yan ginagamit? Saan, Doc? Sa pagkalalaki. Aba, naku, hindi kasi ako lalaki, Doc, kaya hindi ko yun alam. Ay, naku, talagang mabisa yan. Oh, sige, Doc. At ngayon, meron na mga tinatawag na male formula. Mm-hmm. At ang isa sa pinaka-the-best na ingredients sa male formula ay itong pomegranate. Aba. Talagang... Kaya, alam mo, Doc, meron akong sa ating po mga biru-biruan lang po, mga kaibigan, kasi alam niyo pong kabataan po ako, at si Doc naman po ay pamilyadong tao. Hihirit lang po ako ng konti lang po. Kaya pala, Doc, ang Tagalog ng pomegranate ay granada. Talagang alam mo, sa totoo lang, mga kaibigan, before, hindi ko talaga alam yung Tagalog ng pomegranate. Kumakain ako niyan. Granada talaga yan? Yes, granada ako talaga. Talaga naman si David, talagang granada talaga yung paborito niya. Mm-hmm, yun nga talaga, Doc. At si Solomon. Oh, yes, yun din siguro ang paborito niya dahil mag-ama sila, Doc? Ayan, yeah, yeah. Yun. Kaya ito, pag pinag-usapan natin itong yung gusto mong umarangkada, ratsyada. Yes. Arangkada. Uh-huh. Doon sa granada. Yun. Ito yung pomegranate. Yes, ayan. Thank you so much, Doc. At syempre, huwag natin kalimutan yung kanina din binanggit ni Doc na pwedeng pang pang blush natin, yung natural, yung beets natin. Hindi alam ba kung bakit ko nabanggit ito. Nalaman ko, itong rendering plant, ginigiling nila yung mga dead animals. Hindi pinag-usapan dito kung kailan namatay. And then, nasa internet yan eh, pinapakain sa baka. Kaya naging problema, yung baka, pag nakakain ng hindi design sa katawan niya at pinakain ng bone meal o yung tinatawag na process ng mga meat para nga tumaas ang protina, nasisira yung brain nila. Ang masama nito, pinapakuluan ito sa 20-footer boiler tank at yung nagsettled na taba, yun yung isinesave nila. At nilalagay ito sa mga tinapay, katulad nga ng mga bread. At lahat pala ng cosmetics, pati lipstick, nilalagay na ng taba doon sa process na kung tawagin rendering plant. Kaya pag gumamit ka ng lipstick, alam mo na ba na merong animal fats yan, pwede kang mahawa nung tinatawag na mad cow. Na magkaroon ko ng problema sa brain. Bakit ka gagamit ng lipstick? Meron naman tayong tinatawag na aswete. Yes. O kaya na, yung beets. Kaya mapapayo ko sa mga kababayan, marami tayong aswete. Ganun nyo lang. Tapos, i-store nyo po siya sa ref. Di ba pula na yan? Kaysa gagamit ka ng kung ano-anong mga yan. At tungkol naman doon sa mga moisturizer, napakagandang moisturizer ang aloe vera. Amen. Ako puro aloe vera ginagamit ko. Ako din, Doc. O kaya pipino, pag sa mata. Kaya kung kumuha ko ng aloe vera, talagang yung limang ganyan, kulang sa akin sa buwan. Aba. May nabibili naman sa pamilihan na pure aloe vera. Kaya sa personal, kung titingnan niyo ako, talagang may appeal pa yung tsura ko. Ayun naman talaga. Kaya lang, syempre, ang TV. Talagang hindi ako TV. Hindi ka telegenic. Ayun, kaya yun ang point ko eh. But anyway, talagang napakaganda po ang binibigay ng mga natural. Kaya isang napakagandang paalala sa lahat sa atin na lahat ng mga natural, yan po yung dapat nating ibibigay para sa ating katawan. Alam mo kung bakit? Bakit, Doc? We are created by God with 100% natural, organic. Amen. Anything inorganic, anything unnatural, it destroys the body by itself. For example, alam mo naman yung mga chemical na yan. For example, gusto mong pumuti yung mukha mo, kung ano-ano yung mga pang-dehydrate ng skin,
na pangtuklap ng balat yung ilalagay mo. Oh. Eh samantalang meron tayong kalamansi at lemon. Yes, amen. Alam mo bang pag yan ang pinanaw, nagkakaroon ka ng natural lightening. Tapos para maklose yung pores mo, mm-hmm. at bago ka matulog, matapos mong hilamusan, mm-hmm. yan ang dapat na maging sabon ng tao. Mm-hmm. At itong tinatawag na katas ng pipino, mm-hmm. o aloe vera, pagkatapos, yun po yung ilalagay natin dito bago matulog. Para moisturizer. Para pagising sa umaga, kahit umaga, pagising ninyo, ang sasabihin nung nakakikita sa inyo, press pa rin kayo. Mm-hmm. Kasi nandun yung effect nung ipinahid ninyo. Amen. Yun po yung sikreto ko. At tingnan nyo ako pagkagising, ang mukha ko. Mm-hmm. Guwapo pa rin. Ayun. Hindi totoo yan. Mm-hmm. Na-experience ko yan. Kasi ang katawan kasi natin, 100% natural. Mm-hmm. Kaya ako, ayoko na yung mga nabibili na yung kung ano-anong isang produkto, dami-dami ingredients. Mm-hmm. Totoo, Doc. Kaya piliin nyo talaga yung 100% natural. Yes, thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, syempre, hindi natin kakalimutan yung mga puting kulay na mga fruits and vegetables natin. Katulad po nung saging. Ako, yeah. Favorite ni Doc yan, yung saging. Cauliflower. Mm-hmm. Yung peaches na kulay puti. Mushroom. White bean. Oh, ito yung mga iba-iba talagang kulay. Mm-hmm. Kaya talaga yung meron tayong, pero huwag naman yung sobrang daming combination. Yes. I'm not gonna suggest that. Mm-hmm. For example, kumain ka ng prutas, siguro ang pinaka-maximum mga tatlo lang. Okay. Kunya, saging, mm-hmm. nilagay mo na isang papaya, mm-hmm. may konting slice ka ng mangga, okay na yun. Ayun, okay. Pero the best yung dalawa lang. Thank you so much, Doc. Ang dami nating tips, no, sa ating pong mga manonood. And also, hindi namin tatapusin ang programa ngayong hapon na ito hanggat hindi po namin kayo na-re-remind sa atin pong 10-day challenge, mga kaibigan. I-send nyo na po ang inyo pong experience sa inyo pong 10 araw na wala pong hapunan. Okay? No eating dinner, mga kaibigan. I-send nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan nang kayo po ay makareceive ng amin pong special gift. Hindi lang yun. Kailangan before and after yung picture nila. Yes. Before sila nag-undergo ng 10-day challenge. Yes, totoo yan, no? Before the first day hanggang yung ika-10th day na challenge nyo po para makita natin ang difference. Mga kaibigan, isend nyo po yan, i-commento nyo po at pwede po kayong mag-send po via text message ng inyong experience or mag-comment po kayo sa comment section ng Kaalamang Pangkalusugan. And also, Doc, syempre, hindi naman natin tatapusin ito hanggat hindi po natin sila nabibigyan ng isang payo mula po sa writing ng atin pong prophetess na si Mrs. White from page 127, paragraph 2, Counsels on Diet and Food says, God requires of His people continual advancement. We need to learn that indulged appetite is the greatest hindrance to mental improvement and soul sanctification. With all our profession and health reform, many of us eat improperly. Indulgence of appetite is the greatest cause of physical and mental debility and lies largely at the foundation of feebleness and premature death. Let the individual who is seeking to possess purity of spirit bear in mind that in Christ, there is power to control the appetite. Mga kaibigan, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa isang productive na talakayan sa Kaalamang Pangkalusugan. Dalangin po namin, Ama, na ang aming pong mga manonood ay maging kasangkapan din po upang makatulong sa iba pa pong mga kakilala, kaibigan at kamag-anak na nagkakaroon din po ng mga kasakitan. Dalangin po namin, Ama, na mas dumami pa po, Panginoon, ang mga viewers ng Kaalamang Pangkalusugan, hindi para magkaroon, Panginoon, ng pride ang Kaalamang Pangkalusugan, bagkos ay kami, Panginoon, ay sama-sama na magtumibay sa inyo pong 8 utos ng pangkalusugan upang sa inyo pong pagdating at sa amin pong pagsalubong sa inyo ay makitaan po kami, Panginoon, ng magandang pangangatawan dyan po sa inyo pong harapan. Maraming salamat po, Ama, sa 8 utos ng pangkalusugan. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. At maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng inyong awa, sa inyo pong pagmamahal at higit po sa lahat. Sa pagre-remind po sa bawat isa po sa amin everyday na kami po ay inyo pong minamahal, na kami po ay inyong iniingatan. At maraming salamat po, Ama, sa pamilya na amin pong nire-representahan dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, muli po ay samahan niyo po kami next week, alas 4 pa rin po ng hapon sa GSAT Channel 37, dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladense Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa...
Kaalamang Pangkalusugan.